tungkol po ito dun sa mga betting machines sa San Juan. Ano po, bigyan ko lang po kayo ng konting background ano po dito sa pagkakaroon natin ng betting machines. Anong nagkaroon po tayo ng pandemic noong COVID? Napatigil po yung ating San Juan. Ano po, ano naman po natin yan? Medyo matagal din po natigil yung sabong. Pero habang tinutin mo na bumababa yung bilang ng mga cases ng COVID sa Pilipinas, naglabas ng parang po na ng ating national government para itong sabong ay papagbigyan. Isa sa mga guidelines na nilabas nila, ito naman ay sahog din ng DILG Lumarang Circular, pinayagan nila ang sabong, pero magkakaroon lang ng sabong kapag yung bilang ng positive cases dun sa isang lugar ay hindi na ganun katami. Siyempre, yun yung pagkakaroon ng betting machines dahil bawal ang pagpapalit na ng pera. Bawal din yung nagsisigawan sa loob ng San Juan dahil alam naman natin yung COVID ay nakakahawa siya o natatransmit sa pamamagitan ng particles ng laway na lumilipad sa hangin. Kaya pinagbawal yung mga sigawan, pinagbawal yung mga kristo sa loob ng San Juan. Isa na pinagbibigyan ng mga San Juan na mag-operate kung meron mga betting machine sa loob para ang paglalagay ng pusta yung pustahan ay hindi na malumalo. Walang sigawan, walang pera na iikot sa mga tao dahil alam naman natin yung pera noong panahon ng pandemic, hindi lang pera, lahat ng gamit. Dinidisinfect pa natin bawat tanggap natin kung ano mang gamit dyan. Hindi natin pwede basta tanggapin na lang, hawakan, dahil posible tayong mahawa sa COVID. Kaya pinagbigyan po yung mga betting machines noong panahon na yun. Yan po ay sanction talaga ng gobyerno at ang DILG mismo na supervise yung pagkakaroon ng mga betting machines sa mga sabuan. Kaya lamang noong isang taon, noong July, naglabas na ng proclamation ng ating presidente at Malacanang, si President Marcos, July 21, 2023. Nakalagay dito sa proclamation number 297, lahat ng guidelines na inilabas tungkol sa COVID ay inaalis na dahil nalilipit na yung ating state of emergency sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, wala na ng state of emergency sa buong Pilipinas, wala na yung mga guidelines tungkol sa COVID, pinag-iingat na lang tayo lahat. At syempre, kasama po doon yung pag-aalis din ng guidelines sa paggamit ng betting machines sa mga sabuan. Ito pong betting machines nito ay pinagbigyan na i-operate kahit wala pang mga permit galing sa gobyerno para lamang matuloy yung sabong dahil alam naman natin lahat na itong sabong ay parte ng kultura ng mga Pilipino na kahit panahon ng pandemic, hinahanap ng mga Pilipino itong sabong kaya ginawa ng paraan na mapagbigyan. Kaya lamang ngayon panahon na ito, wala na tayong pandemic, wala na tayong state emergency sa ating bansa. Kaya itong pag-ooperate ng betting machines ay kailangan na rin natin itigil. Dahil dapat po ito, kung pwedeng i-operate, dapat ay regulated na pamahalaan. Kumbaga ito, in-operate yung bilang negosyo. Alam naman po namin, ito ay hiwalay ang operasyon doon sa mismong sabong. Kasi noong una po itong in-implement, iba ang nag-ooperate ng betting machines, iba ang nag-ooperate ng sabuan. In-operate yung betting machines bilang isang negosyo, bukod dun sa sabuan. Alam natin, kapag yan ang in-operate bilang negosyo, dapat yan ay under na regulasyon ng pamahalaan ng lokal na gobyerno, ng lokal na pamahalaan. Kung dito po sa atin, lokal na pamahalaan ng Kalapan, dapat po yung betting machines nakarehistro, may mga kaupulang permits, at nire-regulate ng lokal na pamahalaan ng Kalapan. Sa ngayon po, pinag-aaralan pa lang kung paano mare-regulate yan. Habang yun po ay pinag-aaralan pa lang, kailangan po natin ipatigil. Yan po ang basihan kung bakit pinapatigil natin ang pag-ooperate ng betting machines. Babalik muna natin yung sa traditional, yung nakagawian natin bago nagkaroon ng pandemic. So yun po ang dahilan kung bakit naglabas ng proposal ng ating mahal na mayora na ipatigil ang betting machines. Hindi naman po natin pinapatigil ang sabong. Nilalagay lang po natin sa tama dahil nga po iba na ulit yung sitwasyon natin. Bumalik na tayo sa normal, babalik na tayo sa traditional. So yun po ang dahilan.